Hello, hello, hello mga kajak. Nandito muli tayo at kung nakita nyo itong video na ito, please pakisubscribe po at saka pakishare na rin. At pakipindot na rin po yung tinatawag na notification bell para updated po tayo sa ating paggagawa ng sasakyan. Mga kajak, pag-uusapan po natin no, ang sasakyan, kung bakit kahit na anong tono ninyo, kahit na anong timing nyo sa distributor ay ganun pa rin. Pumapalya-palya pa rin at saka sa umpisa okay, tapos pumapalya na naman. So kailangan natin i-check maigi mga kadya kahit yung timing belt natin, kasi baka dumudulas o dumulas na siya o lumipat, nagiba yung timing niya sa loob no. So ganun ang nakita ko dito sa sasakyan. So ilang beses na itong tinaiming no sa distributor, tapos ganun pa rin bumabalik agad yung problema na pumapalag yung makina, pumupugapugap pa rin. So tignan natin mga kajak. So ito mga kajak no, hopefully nakikita nyo na maigi. So mapapansin nyo itong isa na ito, itong crankshaft natin, malayo yung timing nya no? So ayan, yan ang ating crankshaft. So tignan nyo mga kajak ang timing mark ito, ayan ang timing mark mga kajak, ito ang ating timing mark. So ito yung gatla, so lumihis na, malayo na. So yan ang ating timing mark sa ano mga kajak, sa ating tinatawag na crankshaft. So ang layo na. Kaya pala kahit ano ayos natin ang distributor, ito distributor no. Kahit ano ayos natin diyan, kahit anong timing natin. So naka-top dead center 'yan. Naka-top dead center 'yan. No? Ibig sabihin mga kajak, pag sinabing top dead center, yung ating tinatawag na piston number 1 ito, nakataas no, nasa taas siya. Tapos yung ating tinatawag na distributor, nakatutok sa number 1 no. So ganun yung ating pagta-timing. Ito pakita ko mga kajak para hindi tayo malito. So ito yung distributor cap, may makikita kayo diyan number 1. So nakaganyan yan. So nakatutok yan sa number 1 no. Ayan ang number 1. So tama na ito. Tama na yung distributor natin, yung setup niya. Pero yung ating tinatawag na load pala mali no. Tapos tignan niyo mga kajak, yung kanyang oil pump malayo din no. So ito itong sa maliit. Yun, malayo din mga kajak ko. Napapansin niyo? Yan mga kajak ang gatla niya. Itong gatla na to dapat tapat dito. Yan. Ay. So tapat, medyo ang layo na mga kajak ko. So ito yung ating camshaft. Sa ating camshaft, mapapansin nyo, meron dito sa gilid na umbok. So ito. Yan. So itapat nyo dyan. Tignan nyo kung tapat. No? Kung hindi, adjust ng konti. So ayan, umbok dyan mga kajak. Ayan, makikita nyo. Tignan nyo mga kajak ko. Sobra. So yan ating camshaft. Tignan natin no, yung mga ano tanda. So ito meron ditong umbok no. So ito yung pinakatanda niya, kung saan itatapat yung ating tinatawag na camshaft. Dahil dito mga kajak, walang mga gatla, wala kang makikita dyan no. So titignan nyo kung saan itatapat yung ating camshaft. So yung ating tinatawag na
crank naman. Yung crankshaft natin, ayan po. May gatla dyan. Yan, yan ang tapat niyan mga kajak. At yung ating oil pump. Ating oil pump naman ha, ito. Saan? So, yun yun. Ito ang ating oil pump. So, yan ang tapat niya mga kajak. So, tinapat ko na para malagyan natin ng timing belt. Pansin nyo mga kajak ay naisalpak na natin yung ating tinatawag na itong tinatawag na belt na. So make sure na lapat yung ating tinatawag na belt sa bawat ngipin, no? Make sure na nakalapat, parang ganito, lapat lahat ng ngipin. Tapos luluwagan natin itong tinatawag na tensioner bearing na yung kanya ano, spring 14. Ayan, habang niluluwagan nyo yan, kakalas yan mga kajak. Ayun, kumalas. So ibig sabihin pagka kumalas yan, mahigpit niya mga kajak. So i-check nyo uli kung hindi na alis yung pagka-align ng timing natin. So pagkakalas nyo mga kajak, higpitan nyo uli. So, higpitan natin. Ibig sabihin, nasa ano na yan, mahigpit na yung ating belt, mga kajak. So, pati yung ating tinatawag na spring dito, higpitan na rin natin. So, higpitan na po natin din yung ating tinatawag na spring. Ayan, higpitan din natin siya. Baka kumalas yung spring natin. Mga tamang higpit lang mga kajak. So ibig sabihin all set na yung ating tinatawag na ano, timing, no? So hopefully mga kajak, may natutunan na naman tayo na bago sa paglalagay ng ating tinatawag na timing belt at pag-check ng ating mga timing marks. So nawa na-enjoy muli ninyo ang ating video. Paki-subscribe mga kajak ang ating video na ito. Maraming salamat po. God bless you po.